Yo, magandang araw sa inyo mga besh. Sobrang init. Mag-iingat kayo. Huwag kayong pakimi-kimberluch dyan. Lalakad-lakad kayo nang wala kayong dalang tubig kung ayaw nyo mag-kimberluch agad sa mundong ibabaw. So, okay. Welcome to my video, guys. It's me, your neighborhood boy Sardinas. Nandito naman tayo sa harap at sukay natin kay Ed Rapi Tulpo. Inaabang-abangan ko to eh. Baka makita ko, baka ma-snap ko rito at baka makamayan ko na naman ulit eh. Nakamayan ko na si Idol Rapi Tulpo niyan, kaya maalala ko niyan sa libu-libu niyang mga nakakausap. Pag sinabi ko lang na idol, ako yung ganito, ganyan, maalala niya yan. Kasi nakapasok na ako niyan. Nakamayan ko na yan si Idol Rapi Tulpo at dalawang araw, I think dalawa, tatlong araw kung nakasama yung mga reporters niya. Nung panahon na may nang scam sa amin at ako yung may pakana kung bakit nakahuli yung damohong yun. At dito nakita ko si Idol Rapi Tulpo, napaka-kinis, napaka-gwapo. Medyo lamang sa akin ng mga dalawang paligo. Ay! Tingnan nyo guys. So yan o, Rapi Tulpo. Yan o, dito tayo sa TV5. Ayan yung mga nagre-reklamo. Yan o, yung mga pumipila. So yan, kainitan. So alas 3 ng hapon right now. So andito pa yung iba. Yung iba kanina, mga nag-uwian na. Shout out, no, yan. Shoutout kay Mami, Mama Saibe. So yan, Mama Saibe, meron pa tayo dyan yung binigay na, yan binigay mo noong nakaraan. So meron pa rin yan dyan, meron pa rin silang gasol. So yan, marami na rin tayo napauwi dito. Shoutout kay Ed Rapi Tulpo, sana minsan mapanood mo yung video namin dito sa inyong harapan. Pero yung mga ibang, yung mga guard dito, si Idol Sam, Share the Love. So syempre nakikita niyan na si Boy Sardinas ang pasimuno dito, kaya kung bakit yung iba rito ng kababayan natin is nababawasan natin. So yan, so ngayong araw na to is behind lang muna po ako sa aking misis ni Boy Sardinas. Shoutout kay Mami Amalia Gusterson. So yun Mami, yung binigay mo sa akin na 10,000, so mapapanood nyo dun sa aking vlog kanina. Yun na, ibigay ko na kay misis. So ayun po, nandun na yung misis ko, nagbablog na ron. Ibibigay nyo na po sa mag-asawa, yung naka-wheelchair, yung 3,000 na donation mo sa kanila. Ayun, babalag na po ni Mrs. ko yung padala nyo Mami Amalia Gusterson, yung 3,000 para sa kanyang license. So yung grabe, tuwan-tuwa po yung aking Mrs. Mami. Dahil pang ilang vlog pa lang niya is may nakapansin ang kanyang mga videos. Ayun, umaabot hanggang langit yung kanyang tuwa dahil na-granted po yung kanyang mga healing sa kanyang pagbablog. So malapit na rin po siyang ma-monetize. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga beshi ko dyan. Maraming salamat. So ayan si Mami Saibe. So ayan Mami, Mama Saibe. Nagbihay na lang. Wag kang bawal lumbas. Tawag dito. Nagbigay po si Mama Saibe ng 5,000 pesos para doon sa mag-iina na nakatira dito sa gilid ng highway nito na umaasa kay Idol Rapi Tulpo. So Mama Saibe, doon nyo po mapapanood yung full episode nung donation na 5,000 pesos na nandun na. Doon ko na lang po Mami binigay kay Mrs. ko, kasi siya naman po yung isang vlog para isang palabasan at isang panooran nyo na lang doon sa aking Mrs. So dito syempre pinopromote ko yung aking Mrs. kasi para naman na tumaas din yung kanyang channel. So syempre gaganahan yan pagka mataas din yung kanyang channel. May nanonood at may nagsasubscribe. So darating ang panahon na kaisa na talaga ni Boy Sardinas, si Mrs. ni Boy Sardinas. Syempre marami tayong tinutulungan, marami tayong binablog. So yan, kahit papano less yung aking pagsasalita sa mga pagpunta doon, mga ganun dito, diba? So nakatipid din tayo sa yung ano, alam nyo ba yung pag sa salita, oh di ba, alam nyo naman pag wala nagsalita talagang kimberluch talaga. So ito behind, ina-promote ko yung ating misis, yung misis ni Boy Sardinas. So andiyan kala Ate Maricel, saka doon si Kuya Kaka. Ayan, sana napanood nyo, nag-donate tayo ng salamin nila nakaraan, sana napanood nyo yan. Then binigyan ko rin po sila ng pampuhunan ng tubig. Yun, meron silang pang araw-araw din na kinukuhanan. So ganito po yung naitutulong natin kahit papano sa mga babae natin na dito sa harap ng TV5. So kayon din pala mga besh is yung mag-ina hindi po matutuloy doon sa C6 kung saan yung babae natin tong kinanay Flora. Mas pinili po nila sa kanilang meeting ng aking misis, meeting talaga no, ay manatili dito sa may Mandaluyong.
kung saan ay mangungupahan po sila. Ayan, na yung padala ni Mama Saibe. So, Mami Saibe, so yung pong desisyon ng misis ko, binigay ko naman sa kanyang 5,000, sana masaya po kayo doon. Dahil ang pinili po ni ate, yung mag-iina, is manatili po rito sa Mandaluyong kasi para malapit daw po sila dito sa TV5 at makapagtinda-tinda. Doon po kasi sa may C6 po, Mami, Mama Saibe, is hindi ganun karaming tao. Pangilan-ngilan lang yung dumadaan. So, hindi po sila ganun makakapagtrabaho si ate. So, si ate po kasi is kaya pa niya magtrabaho talaga, no? So, dito po siguro din talaga ang pinakamaganda. Kung mapapatira po tayo doon na talagang PWD or talagang hindi na kaya talaga magtrabaho, is doon po natin ilalagay. Ganun po yung ating plano, Mama Saibe. So, ito si ate kasi, itong may dalawang anak, is malakas pa po talaga. Napakabata pa po niya. Kaya, mas karapat dapat na lang po na magtrabaho po siya. Yung mga tinuturo natin sa kanya is papaluguin po niya, mga mamsis, no? Kasi bata pa po siya. Kaya, dito po kasi sa TV5, magandang pwesto-pwesto rito, lalo pag marami po mga tao na mga nagpupunta rito, kailangan ng tubig, ayan, may yosi, merienda, soft drinks. So, yun po yung kagandahan na rito kahit kung bakit po dito po ang pinili ni ate, ano ba pangalan nun? Charmaine ba yun? Ay, naku, nakalimutan ko na naman ang pangalan niya. So, parang sumilip si Idol Rappi Tool po. Nakita niyo ba? Sumilip si Idol Rappi ah. Hindi ko napansin ah. Siya yata yung sumilip eh. Ako, hindi natin naisipatan ha. Palagay ko siya yun eh. Parang kumuway po eh. So, shout out kay Idol Sunshare the Love. Dire-diretso lang tayo, Idol. So, yun. Maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking video. Yung ating dalawang video is trending sa ating Facebook page. Aero Metal Guard Main. Yung aking page na Boy Sardinas TV. Sa akin din po. Konti lang po yung followers doon kasi hindi ko rin po siya na naasikaso, pero pwede po kayo doon mag-comment or pwede kayong akong kontakin doon pag gusto niyo po magbigay ng donation sa ating mga babayan na mga nakapanood nyo sa ating mga video. Alright, so andun. Ayun na. Ayun na, nag-interview na si mama mo doon. Ayun po. Ayun, si mama mo yan. Ayun. So nakikita nyo, ayan o. Ayan, bibigay na po, mami. Mami Amalia Gustarson. Yung donation mo po doon sa mag-asawa. Tapos, diretso po tayo mga besh. Diretso tayo ang ating video. Pumunta tayo doon sa lilipatang bahay nitong mag-iina. So, pumunta din tayo doon. So, ayun, marami tayong dala na binili po ni Mrs. ko na galing sa inyo mga mamsis. So, andun. Tapos, syempre may dala tayong bigas. Ayan o, yung mga bigas na pinamimigay natin. Shout out din kay Mami Marie Juji from Japan. So, yung mga dati mga nakalipas ng bigas pinamigay natin. Mami Sharma, Mami Aysan, yan, sila Mami Tets, yan, sila Mami Lidia, yan. Maraming salamat din po kay Mami Leticia. Happy birthday to you, Mami Leticia. Mami Leticia, happy birthday po. June 3. Yan, halos magka-birthday kami ni Mami. Yeah. Leticia Duquillo. Shout out, Mami Leticia Duquillo. Maraming salamat din po sa mga kabutihan mo sa pagtulong at pagbigay ng donation sa ating mga kababayan. Alam mo yan, Mami, kung saan yung mga natulungan mo. Bahala na rin po si Lord ang magbalik sa iyong mga kabutihan. Habang tayo nabubuhay dito mga mami, nagagawa tayo ng mga kabutihan sa ating kapwa. Alam na, meron tayong daan papuntang langit. Kasi hindi naman tayo habang buhay mananatili sa mundong ito. Kahit marami tayong pera, sagana tayo sa pagkain. So pag tayo namatay, syempre mas paghandaan natin yung kabilang buhay. Doon ay wala ng gutom, wala ng sakit, no? Hindi tayo mauuhaw. Hindi tayo maiinitan. So alam na nakalagay sa Biblia yan, sa maniwala tayo dyan. So ang pagiging mabuti dito sa mundong ibabaw is yan yung ating entrance para makapasok tayo sa kalangitan.
pagdating ng araw ng panahon na tayo ay mawawala na rin sa mundo. Kaya alam ng mga kababayan natin yan na maraming pera, hindi sila sumasamba sa mara sa kayamanan, sinishare nila yan. So ganun din ang ginagawa natin sa mga karapat dapat din na tutulungan. At yun naman po ang napapanood nyo sa ating mga videos. Sana huwag kayong sasawa sa pagsuporta sa Team Luzon at sa Mindanao at sa iba't iba pang mga charity vloggers na mga napapanood nyo. Kasi dahil doon, nagiging malakas at patuloy ang pagbablog o paghanap ng mga matutulungan naming mga charity vloggers, ating mga kababayan na naghihirap dito sa Pilipinas. At sa bawat na mga pag-upload namin mga Bersya, sana itong suportahan nyo yung aming mga videos kasi dyan man din po kami kumukuha ng mga pagtulong, syempre panggas namin, pagkain namin sa pag kami lumalabas. Paano kung darating ang isang araw o susunod na buwan ay walang kaming sponsor, yung mga sweldo po namin kay YouTube, yun po yung aming gagamit. Tulad nung nakaraang buwan ay galing sa sweldo ni Boy Sardinas na pinamigay natin na maabot siya ng 50 or 60 na piraso na bigas yung pinamigay natin. So ngayon ulit hindi pa ako nakakabili, so yung sweldo ko kay YouTube nakatabi naman. Tapos merong kailangan din ng mga cash kasi meron tayong babayaran na mga upa ng bahay na mga ating mga vlog nung nakaraan. May views man or wala, tutuparin natin yun sa ating mga content kasi yun naman yung karapat dapat. Kahit hindi napapansin, kahit konti lang views, kahit konti lang yung mga solid supporters ni Boy Sardinas, sisave ko yung video na yan kasi yan yung gagamitin ko pagdating ng panahon na pag si Boy Sardinas ay mawawala na. Alright, diba? Napakasarap nun. So, sana susupport nyo po ako guys kasi gusto ko pa na makakaabot sa iba't ibang lugar. Tulad ni Idol Pugong Biyahero na pag ako ay marami ng sakali, marami akong sweldo, maraming sponsors, maraming mga, marami na rin akong ads. So, gusto ko rin maikot tong buong Pilipinas na makaka-spread tayo ng mga matutulungan kasi hindi lang naman dito sa Luzon ang maraming mahirap. Siyempre, gusto ko rin iikot. Gusto ko ay gamitin din natin yung ating lakas na makakaabot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Alright, so habang hindi pa yan at hinihintay pa natin, dito lang tayo, magpapatuloy tayo mga Besh. Magpapatuloy tayo sa ating mga mission. Sana ay suportahan nyo pa kami. Napakarami pa nating lakad. So pinakita ko sa inyo mga Besh, no? Pinakita ko sa inyo nung nakaraang video. Sana napanood nyo. Eto, papakita ko sa inyo, Beha. Ang pinaka, ano ba yan? Matanlabo. Ang pinakapangit na, ano ni Boy Sardinas, wallet. Yan, ganyan to, kadami ang niniwala kay Boy Sardinas. Sorry, it's not mine. Hindi sa akin to lahat. So, abangan nyo yung mga video na mga pinadala sa atin. Kasi, pinadala sa atin mga sponsors, syempre. Hindi naman sa akin to. Hindi naman to sa akin lahat. Syempre, para sa mga tinutulungan natin. Kaya, shoutout po! Peke! Peke daw! Mga besh, peke daw! So, pinapakita ko lang to kasi mga besh, hindi ko naman ipinagyayabang. Kasi ang inaano ko lang dito, pinapakita ko din sa mga sponsors natin na ang mga padala nila is nandito lang. At ay pinapaalala ko na pakihintay lang po at ay darating po tayo sa inyong mga donation na magagawa natin. Alright, so wag po kayong mag-alala. So yun guys, kinat ko yung ating video, may lumapit sa atin na mag-ina na PWD yung kanyang anak. Maganda yung katawan ng anak niya, so ano pala, yung isip bata. So isang linggo na po siya rito, isala dito, isang linggo na dito rin natutulog sa gilid ng karsada. So sabi niya, kayo po ba yung nagbibigay ng tulong? Sabi ko, vlogger po ako, ako si Boy Sardinas. Napapavlog siya, baka sakali daw may makapansin sa kanyang video, sa kanyang kahilingan. So tara, video natin at alamin natin yung story ng kanyang buhay nitong mag-ina. Alright, so harap na yung camera doon boy. So okay, so bababa tayo, saglit lang.
Okay guys, welcome. So ito na yung mag-ina na sabi ko sa inyo. So hindi daw po sila nabigyan ng DSWD na para pamasahe papuntang Samar. So itong mag-ina nagpunta rito para daw maghingi kay Idol Rapid Tulfo. Kaso hindi po napansin, hindi po nakahingi ng tulong, kaya gusto na lang umuwi ng Samar. Kaso wala po silang pamasahe. Then yung DSWD nila hinihingi. Tignan natin kung bakit. Kung bakit hindi sila binigyan. Pwede binigyan, te. Ayun, usama. Oh, ganoon din ang ano niya, oh. Referral. Nakahingi nga yung bininterview nga namin sila bago kami pumunta. Oh, may referral man siya. Ba't hindi binigyan? Ito, sa babae, pasok kami dito. Binigyan kami ng ganito. Pagdating sa lalaki, hindi kami binigyan. Hindi kami tinulungan. Kasi sabi, mala, yung sa akin, hindi daw pwede dito. Ewan ko sa kanila, baka sa pikirin pwede. Nahanapan lang ako ng pira. Pamasabi, bakit daw walang pira. Ganun yung lalaki, di ba nakipag-usap kayo sa lalaki? Sa lalaki nga po, kasi ilan din kami natin inaikis ng lalaki, isa mantala sa babae doon sa disability, binigyan na kami ng ganito. This, ano yun, no? PWD yung anak ni nanay, oh. Oo, PWD yan, eh, dapat binigyan. Isip bata yung kanyang anak. Sino ba tayo kilala mo dyan, ha? Pwede yung ilapit natin. Kita ulit dyan, tapos reklamo mo to dyan sa loob, ha? Sabi mo, ginagalito kami ng DSWD, makauwi na sana kami. Hindi nyo makakausap yun, Nay. Ang nalalaibang makakausap dyan. Kami, matagal na kami na. O, sila, matatagal po sila dito. Buwan na rito. Hindi mo nila nakikita si Idol. Takaw na kami, hindi namin nakikita yan. Puro may bodyguard yan. Ano bang hihilingin mo kay Idol Rapid Tulfo ng tulong? Papagamot? Nakita na siya. Nakapanood ako sa... Ah, nakapanood. Gusto mo ipapagamot. Tapos yung, din, yung lupa na, yung lupa doon. Ah, yun ang lupa. Pinampil kami. Pinalayas kami. Pinalayas kayo sa tiniran niyo. Pare-pareho kami ng mga anak ko. Naghihirap kasi dahil nga doon sa kanila. Ay, dapat po doon kayo sa munisipyo, sa mga polis. Doon sa inyo sa Samar. Mayor. Mayor. Wala kami yung boses eh. Nako. Mayayaman yung Mayayaman yung mga kamano ng lupa nyo. Eh, kaso mahirap pong makausap si Idol. Hindi po, Nay. Sa inyo dyan sa labas, pinausap ko kapon. Kung halimbawa daw yung referral na yun, dinala ko at nabigay ko dun sa dal. Kung hindi daw mag-action doon, babalik daw ako dito. Nako po. Ubos ang pamasahe nyo. Nangihingi na nga ako pamasahe. Ano kayo babalik? Wala ka na may balik, Nay. Puntahan mo yan dun sa dar, yung lupa yan. Nahingi na lang ako. Sa dar, ang ano nyo? Kaya sir, nahingi na lang kami ng tulong sa pagkabuhayan namin mag-ina kasi pari-pari kami. Nagihirap. Eh, saan na po kayo nakatira ngayon sa Samar? Sa San Jose. May bahay kayo doon, may bahay. Mayroon. Mga sarili namin bahay, kaya lang maliliit naman. Ah, kubo-kubo, ganun. Ano ba naging problema ng anak nyo na yan? Apo. Meningitis sa utak. Ah, sa utak? Kalahati na pumatos. Alaka. Ba't na paano ba? Na-aksidente? Naano daw siya, sabi ng doktor, nakaapat ng bago. Tapos nung mag-aral na siya, doon na daw umakit sa utak niya yung ano. Ah, tetano? Oo. Baga na naapektuhan yung utak niya. Hindi naman siya nananakit. Hindi siya nananakit. Nananakit siya pag ino na pero mahilig siya makisama sa kapwa naman niya. Ah. Yun lang. Pagka inuunahan siya manapit, yung naganti siya. Ah, ayan guys. So, ito yung anak ni nanay na ano, na PWD. Napako. Mahirap naman sir. Naiwanan ko siya na para magkabaho ako. Dapat hiningi ko lang sa inyo tulong mo. So, ang naano nyo, nagpunta kayo rito, baka sakaling matulungan kayo ni Idol. Sa sobrang dami po kasi ng tao dito, mauubusan kayo, magugutom kayo rito pag hindi kayo napansin. Ang nilapit nyo po sa DSWD, makauwi na lang kayo. Ayun, bukas po, tutulungan kayo ni Ate Maricel na para makapasok kayo doon, makahingi po kayo ng tulong para makauwi. No? Pero ito po, naka-video tayo, malay nyo po, baka sakaling may magbibigay ng tulong sa inyo, ha? Makahingi kami tulong, makakamit na sa amin sa pwede. Pwede po, pagka halimbawa umuwi kayo, may GCash number naman kayo, bibigay nyo sa akin, at sakaling may magbibigay, ibibigay ko po sa inyo.
Tulad po ng mga natutulungan namin na wala na rito tapos nakauwi na, napapadala namin yun. Kasi basta ngayon, merong nagbibigay. Kasi ngayon, kung saan-saan na kami tumitira na may lupa na mapagtaniman namin na para lang makabili kami yung bigas na kahit na lang 5 kilo o 2. Oo. Eh, saan po kayong tutulong ngayon dito? Dito, sa gilid ng kalsada. Ah, dyan lang din kayo sa gilid. O yan, marami po kasi natutulog dito. Ilang araw na kayo dito? Mahigit na 1 linggo. Paano kayong kumakain? Minsan nangungutang sa kantin. Eh, paano naman sirang pagkain natin? Eh, buti man nakapangutang kahit pinapautang kayo. Kilala naman na, bilang kilala ko na yung inaano namin doon. Tapos pag, sa 1 linggo, sa buong 1 linggo, 1 beses lang kami naligo. Kasi 30 pesos ang isang timba. Anako po. Ang no, gusto niya nang umuwi. So magkano po pamasahe papuntang pauwi na Samar? Mahigit isa, ang isang tao, mahigit na 2,000. Ah. So shout out po mga mami sa lahat na gustong tulungan itong mag-ina. Anako po. Eh ito si kuya oh, na ano na rito. Eh PWD ito, gusto nang umuwi. Hindi sila napansin ni Idol Rapi Tulpo. So bukas, Nay! Bukas, paki-ano nga yung ano, yung DSWD nila? Oh, sir. Tapos kontakin mo ako pagka hindi nabigyan ng tulong pauwi. Ilalapit natin kasi nag-vlog na rin naman na ako, no? Baka sakali mapauwi natin 'to. So, Nay, tawag dito. Sasamahan ka ni Ate Marcel doon bukas, mga kapasok kayo doon. Papasok ka doon, let doon. Gusto niyo na kamo umuwi. Pamasahe pauwi, no? Kung sakali makakuha kayo ng pamasahe pa uwi, sabi mo kay ate na Maricel na may pamasahe na kayo. At kung sakali man magbibigay, at least baon nyo na lang yun, no? Para pang ano nyo. Oo. Mahirapan kayo na dito sa sobrang dami pang nakapila. Halimbawa, yung magbibigay ng sponsor, saan ko naman yung mapukuha? Hindi, pupunta si Sir, ibibigay sa inyo. Halimbawa, dito pa po kayo. Kung sakaling meron na kayong pamasahe pa uwi, naka-vlog naman kayo, ko bibigay ko sa iyo yung number ko, tapos kung ano, kukontakin nyo kung meron bang nagbigay ng sponsor, ipapadala ko po sa inyo yun. Oo, ganun po yung ano natin. So kaya po binibideo namin kayo para mapanood kayo ng ibang kababayan natin na gusto kayong tulungan. No? So kabaman to, ang laking tao pala ng anak nyo, kaso nagkaroon ng problema. Wala na raw galing, hindi nagagaling yan. Ano ba ang sakit niya? Sa utak, meningitis. Meningitis. Sir, Rapid, Idol Rapi. Mayroon siya matulungan sa tulad din sa kanya. Yung pinahikayatris niya. Kaya gusto ko rin matulungan sana siya. Oo. Oo, kunyari, mapanood ni Idol Rapi Tulpo to. Kasi hindi ka man napansin doon. Oh. Baka mapanood tong video. No? Sasabihin mo kay Idol Rapi Tulpo. Ngayon pa lang na hindi pa na dating yung mga tulong sa amin. Malaki yung pagpapasalamat namin na sana marami pa siya matulungan. Oh, kahit hindi ka matulungan, nagpapasalamat ka pa rin. Kaming Diyos lang ang nakakaalam sa amin, mag-ina ngayon siya. So, ganito na eh. Bukas, tasamahan ka natin Marcel para maano kayo sa DSWD para sa pamasahe pa uwi. No? Kaya din ako pumunta dito para makatulong din sa mga anak ko kasi naghihirap na kami. Naghihirap na po kayo doon? Ako po, Diyos ko. So sa lahat po nang pupunta rito kay Idol Rapi Tulpo, siguraduhin nyo po na meron din kayong pamasahe pa uwi kasi mahihirapan po kayo rito talaga. Pero matutulog kayo sa may gilid ng daan dyan. Pero doon din sir, mayroon kami tinira na lupa, pinapaalis na rin. Pinapaalis na rin kayo, anak ng weteng. Samar, wala tayong vlogger dyan na ano eh. Kaya gusto namin sana sir, magkaroon kami sariling bahay na mabibili na kahit maliit na lote na mapagbahaya namin. Magkano ba lote doon? Yung maliit lang? Hindi ko lang alam, sir. Halimbawa, makauwi ako, tatanungin ko doon. Shoutout sa ano, mga taga-Samar na mga ano, mga vlogger. Makikontak nga ako sa aking Facebook page, Boy Sardinas TV, para ma-refer ko sa inyo to sila ate. Pwede nyo ba silang maging content sa Samar para matulungan, no? Para kung madire-diretso yung video nila. Kasi kawawa naman sila. So, nagkasalita ba ito, Nay? Nagkasalita? Ano pangalan mo? Roger. Ha? Marunong siya sa pangalan. Roger. Ilan taong ka na? Walang alam. Ilan taong ka na? Walang alam. Hindi mo alam? Hindi alam, sir. Hindi pero alam. Matino siya nun dati. Ilan taong kaya, Nay? 33. Grade 1 lang siya nung magkasakit siya. Grade 1. Nakatapak ng pako.
Tapos hanggang sa umakyat na sa utak. Tapos hindi siya makatapos ng grade 1, nagkasakit siya. Mahilig kumain. Okay. No. Gusto mo na umuwi sa inyo? Gusto nyo nang umuwi. Iyak ka na eh. Eh paano? Ngayon pa lang, para ako naawa din sa tutulong sa amin. Na sana itong kalayan ng may kapal na marami pang katulungan. Ay nako. Baka mapauwi kayo. Baka mapauwi ito na eh. Bakit tutulungan mo nga ha? Tapos kontakin mo ako na. Tapos na eh. Kasi kaya kami nagbablog dito, tulad yung mga nabablog namin, maraming tumutulong. Bigay kasi yung PWD niyang ID doon. Oo, bigay mo yung PWD. Ano pa rin sabi? Wala pa rin. Ano ba yan? Napuntahan niya sir, mga masusungit eh. Masusungit, chatot sa mga masusungit. Masusungit na mga DSWD. Dapat interviewin nila. Oo, ako ganun eh. Sabi sa akin. Interview ako, kaya lang yung mga tanong ko sa kanila, hindi natutugma. Hindi nagtutugma. Parang bulong busit din ako dyan sa Mataray. Kasi pagka sobra kasing daming tao, mabilisan yan eh. So Nay, tutulungan ka natin Maricel na. No? Sana mapauwi na kayo. So sana pray mo tong video na to na may tutulong po sa'yo Nay ha. So ganito, bibigyan kita ng bigas. Tapos makikisaing ka rito kay ate. Diba, bigyan ko ng bigas to para makisaing sa'yo ha. Hindi pa ako nakabili ng gaas. Hindi ka pa nakabili? Hindi pa na. Pero ako nang sigarin mo muna sa'yo. Kasi hindi pa nga nabayad. O bibigyan ka tayo ng pambili ng gas. Pasaingin mo muna sila ha. Oh, Nay, bibigyan ka tayo ng bigas. Tapos, Nay, kayo doon na nakapila, mag-ano ka ng pagkain ng kain, ha? Magsasaing ka dyan. Pag nakasaing na sila, sasalin yung kanin, magsasaing naman kayo. Para hanggat naghihintay kayo dyan, hindi po magastos, no? Oh, bibigyan ko kayo na pambili ng gas. Pwede ko isama yung kasama ko doon na mag-ina din na ng pagkain. Oh, di, kung may bibigyan ko. Bigyan ko naman kayo ng bigas, ha? Tapos sa hati-hati na lang, ano? Oh, sige. Oh, wait lang. Ay, nako. Lagi tayo mo nalang bigas. Ah, pahinga ng bigas. Kabawa naman tong... Ah, ito, ang dami kasama. Hello. Maghahatid dyan? Grabe, parang, para pupunta ka ng abroad, ah. Ay, nako. Oh, wait lang. Ano sabi tayo? Ano sabi niya sa'yo? One, dapat may makukuha ko, sir. Buwan-buwan doon sa kanila. Ah. Kasi ganun din siya eh. May PWD na rin yan eh. Magkano nakukuha dapat? Magkano yan PWD? Alam ko rin, mandaan eh. 1,000. Oh, punta kayo sa DSW doon sa inyo. Pabalik ko sir. Ay hindi, ganito na lang sir. Makapamahayasahin sila doon. DSWD summer na lang ang ipabigay ko. Baka sakaling bibigyan yan doon. Kasi pag dito pabalik-balik minsan inaano yung referral ni Sirap. Ay hindi, paano sila makakauwi ng summer kung wala sila pamasahe? Hindi naman din. Maghintay sila kung mayroon maka-sponsor. Oo. Pero malaman pa natin yan kung pagka makatulungan sila kasi wala nga pamasahe eh. Anuhan ko muna eh. Kaya Adol Rapi Tulpo, Adol Rapi Tulpo, paano ba to? So Nay, abat naghihintay tayo ng tulong nyo? Parang hindi naman kayo nagugutom na. Bibigyan ko kayo ng bigas. Oo, yan. Ah, may bigas na kayo dyan, ha? Tapos, te, magpagas, magpaano ka ng gas? Magkano ba yan? Pababain mo nga yung mataba, sir. Andiyan na, sa ano? 280 raw, 280. So, ayun na, may gas na kayo. Dito kayo magsasaing, ha? Yan, donation ko sa kasi dito yan. Donation ko yung mga lutuan dyan, ha? Tapos, bibigyan ko kayo ng pangulam o kahit papano, ha? Maraming salamat. Ha? Na sana may makapansin ng video natin, mapauwi kayo. Kung hindi kayo mabibigyan ng DSWD, yung makakapanood nito na magpapauwi sa inyo, 2,000 plus daw po mga beshi ko yung pamasahin nila nanay. So kawawa naman tong anak niya. Oh. Siguro, hulog na ng langit na makapunta ko dito sa dulo na makauwi kami sa amin. Opo. So malay nyo na, i-pray nyo itong video na to, may makakapanood doon sa tao na maludurog ang puso na papauwiin kayo, ha? Malaking salamat sa inyo na nagbigay ng tulong. Opo. Tulad po ng mga ginagawa namin mga video, yan, mga napauwi namin sa Mindanao. Yan, ito mag-asawa, nabigyan ng mga tulong, pati pang lisensya. So, ganun po. Na-scam pa ako sa budget namin, kaya parang naubusan na kami. Paano na-scam? Kasi yung mag-asawa din na yun,
sabi, punta tayo doon sa ganito, maghihingi tayo tulong, ako namamasahe. Pag mayroon sila nakikita ng pagkain, kukuha siya akong ng babayan. Nako po, dinaubos na. Sino ba yun? Andiyan pa ba yun? Nagtigasariyaya, wala akong wala na. Huwag kang nagtitiwala lang basta-basta pagkaabot sa mga ganyan. Kasi naawa din naman ako, sir. Umiram ng pera, pamasahe. Nako. Meron pala ng scam din sa kanya eh. Mag-asawa daw, hingi ng hingi. Hingihan kayo ng mag-asawa. Inaway niya? Sino yun? Kaya ng pangalan niya. Di ba yung mag-asawa? Sinamasama daw siya kung saan-saan. Tapos pamasahe, pagpagkain, siya rin daw. Ubus na, pera nila. Yung nakahiga na pag dumidyan ang kasawa mo? Ah, yung babae na may anak? Nag-scam sa'yo yun? Sino yun? Pagkano hiningi sa'yo? Bali, 700 yung nakuha niya. Budget sana namin mag-asawa. Alak ka! Sino ba yun? Hindi mo sinabi kagad sa asawa ko eh. Inaway na kayo kasi mga adik yun eh. Ala. Dalawa mag-asawa, mga so, na-scam sila. Na-scam ng mga nandiyan. Asan na yun, Nay? Wala na. Pinagalitan ang asawa ko eh. Oh, yan. Huwag kayo agad na nag-ano. Pagsama nyo doon sa lista ko yun eh. Oo. Tapos bumalik siya dito. Oo. Oh. Sa hihingi pa sana siya. Kapula na ako. Hihingi. Ay, puro hingi-hingi. Bago inaway ng asawa ko, nakahiram na? Hindi pa. Pagpunta nyo lang sa WD. Oh. Ang laka. Magkano na lang pera mo dyan, Nay? Magkano na lang pera mo? Wala na. Hindi na lang. Mahigit na lang 600. Nako po. Sama yung binigay ni sir. Oh. Wala na. Kawawa. Lakas pa naman kumain yung PWD niya. Oh, Dave. Ano ka na eh? Medyo dapat tsagaan na lang muna. Mo, Nay. Para mapagalitan ang asawa ko. Bawal dyan. Kami na. Nagpapablog kami. Maano kami kay sir eh. Ay sa ganyang-ganyan eh. Oo. Pareho tayo pumipila. Pareho ka na kailangan ng pila. Nagbigay mo naman. Oh, dito ka na eh. Lapit ka bukas kay Ate Maricel para maano yung napapilma. Ay, Lunes pa pala. O, tsaga lang muna kayo na eh. Pray mo lang tong video ko na may makakaabot sa gusto magpapauwi sa inyo, ha? Lagi nga po nananalamin. Napaupa ko dyan, ha? Nananalamin ako na sana mayroon sa amin tumulong. Oo, eh baka... Baka isa pa manalangin mo, kaya tayo nagkita. Kaya na i-vlog kita, no? Wala naman imposible. Ano doon, naiwan sa sama. Kawawa naman itong pamilya na to. Pag sakali ka dito, Nay, walang-wala talaga, Nay. Oh. So, sabihin ko sa'yo, masalamat kami, may vlogger na naawa sa amin. Sabihin mo yung mga ibang sa mga taga-Samar, kung pupunta rito, siguraduhin nyo na makakauwi kayo kasi sobrang hirap dito. Huwag kayong pumunta ng ganito, ha? Kung nakita nila sa video lang yun. Oo. Ay, nagtumulong pa ko sa iyo, kung wala yung vlogger, patay tayo. Kasi sobrang dami po ng tao dyan na nakapila. Hindi po lahat kayo matutulungan. Masubscribe pa mo sa share na lang, baka sakali mapagpag ng sama. Oo. Nay, tutuloy na kami, ha? Pray mo na. Ah, yung number ko? Sige, bibigay ko sa iyo. Wait lang po. So, yan guys, bigas na sila. Pambili na sila ng gas. So yun po, bagay yung mga sweldo ko kasi guys, yan, kahit po unti, kailangan meron ako laging budget sa emergency na mga ganyan. Kaya always tayong may budget. Maraming salamat sa ating mga subscribers kaya kung bakit tayo may sahod, mga beshi ko, no? Maraming salamat. Sige na, dito lang kahit sobrang init doon, ha? Ate Maricel, bye-bye na! Atid na namin to si ate. May pambili na kayo ng gas nyo, ha? Ano ba, sir? Pinadala ko na. Siya mabibili? Yung mataba. Si mataba. So, Nay, huwag kayong mahiya dyan kay Ate Maricela. Tutulungan kayo niya. Dyan kayo magluto. Saeng, tapos ilipat. Bili kayo kahit pa paano. Kanya-kanya kayong saeng, Nay. Maraming kanya-kanya pong saeng kayo, ha? Kanya-kanya saeng po kayo. Kasi mas maganda parang din naman palagi nag-ano si Ate Maricel. Mura lang yung tubig ko. Malaki-malaki. Kahit lang yun. Bili kayo din yung isir. Dito kayo bili kay Ate Maricel ng tubig. Ha? Para malaki na. Ha? Tsaga lang kayo, Nay. Okay, pray lang kayo. Sige, sir. Kuya, ay tawag dito. Kuya, bye-bye na, ha? Salamat. Yung lisensya mo, ayusin mo na. Sige. Ha? Ito po dati kong retrieve. Sige, tama. Sige. Babalag ka na, misis ko, ha? Pagka nag-ano. Bakit yan? Paano yan? Saan ba ito galing? Saan ba galing to? Matagal na lang. Wala ka na sa lupa niya. Wala kasagutan. Lupa. Nako. Ligas ang kabatay. Pasig ka lang. Ay, ba't ano yung lupa mong inaano? Isang bahay. Iwan yun na. 60 square meter lang.
Ay, yung anak mo? Hindi. Oh. Nako, eh, tungkol sa lupa pala to, te. Eh, dyan, hindi kita matutulungan about sa mga lupa mo, kay idol yan, ha? Magtsaga ka lang dito, ha? O, kasi sa lupa yan, hindi kita matutulungan. So, malapit ka lang naman. Ha? Yun na. Ah, o, sige tayo, ha? Magbangka kayo dito, ha? Ano salita? Ano sabi niya, nay? Nahingi daw siya cellphone tungkol din daw. Cellphone? Ay, manghingi ka doon ng cellphone to si kuya. O, sabi mo sa kanila. O, nanonood sila. O, manghingi ka doon ng cellphone. O, nga, sabi mo sa TV. Sabi mo, nahihingi ka mo ako ng cellphone. Hindi nila nang sabi mo, hingi ang cellphone. Cellphone pa. Cellphone pa. Haya mo, ha? O, pray ka lang na may magbibigay sa'yo yung cellphone. Parang di ba siya na-stroke? Hindi. Siya, kaya bumalik yung dati niyang sigla. Ah, wawa naman. So guys, maayos na nung grade 1 to, nung natusok ng pako, kaya mag-iingat kayo sa mga pako, umaakit pala yung tetanon nun hanggang sa utak. No? Oh, sige na, atay may mission pa kami, mag-arid pa kami, ha? Oh, mag-iingat po kayo rito. Hintay lang kayo. Ate Marcel, bahala ka na, ha? Oh, kontakin niyo lang ako. Okay, okay. Ano ba hinihingi niyan? Pili ng ulam, eh. Wala ka ng ulam. Saan mo ton? Nako, may nagsasabi sa likod. May pangiinom mo daw to. Hindi pala nagiinom to. Sabi niyo. Sinisiraan niyo ako. Naninigar. Nagiinom ba to? Hindi ko nakita, eh. Camberlodge lang. Camberlodge. Sige, bayan mo siya. Importante, nagbigay ako sa'yo. Oh, yan. 100, ha? Sige. Yung sa lupa mo, ha? Bahala ka na doon. Naku, hindi ko alam yung sa lupa, ha? Sige, tay. Sabi niya. Ay, anak ng weteng. Ba't ang kata niya nagiinom yan? Kuya, no? Gets nagiinom. Haya mo siya. Busy pangkain niya. Tapos minsan maghihingi pa. Ah, ganun. Pangkain. Gayon talaga. Let's go! Diretso tayo na. So guys, diretso tayo. Behind lang ako doon sa misis ko sa paglilipat niya. Panoorin niyo yung kanyang full episode. Alright, da-drive na ako. Mamaya ulit. Yun, so guys, dito tayo ngayon sa area kung saan nalilipat itong mag-iina. So, panoorin niyo yung video doon kay Mrs. Liboy Sardinas. Medyo Camberlodge yung lugar pero konting aayusin lang. Pero nakakaawa yung may-ari ng bahay, guys. So, maawa talaga kayo. So, try din natin na matulungan itong mag-kawawa rin. Ay nako. So, doon yung mapapanood yung full video sa misis ko, guys. So, dito na kami. Tinan nyo. So, yan yung bahay na titirahan ng mag-iina. So, kwarto lang yan. So, medyo delikado yung hagdan. So, pinanik ko yon. Hindi nakapanik si Mrs. Niboy Sardina. So, ako pumanik doon. So, ako nag-vlog. So, panoorin nyo na lang yung full episode dito sa misis ko, guys. So, behind ako. So, nakita nyo naman, dire-diretso, may nakahato, nagbibihay lang ako, pero nilipitan tayo. So, yan, napanood nyo. So, yan, kita nyo naman sila. Alright. So, mayroong pinag-uusapan doon, may pinagmimitingan kung ano man yon, mapapanood nyo, guys, sa mga channel ni Mrs. Niboy Sardinas, mga besh. So, andito yung mga karga. So, nakasasakyan tayo. So, ito yung sasakyan ko, ginagamit natin sa charity. Ayan, marami tayong karga kanina. So, sana maging maayos sila dito. Kailangan maayos doon. So ang sabi is magda-down. Yes, para maayos. So andun yung full episode, guys, sa Mrs. ko. Alright, Mrs. Niboy Sardinas. So hanggang rito na lang itong ating video, mga beh. Like and subscribe and share and support our team Luzon and team Mindanao. Kaya salamat. See you on my next video. Paano ba ako tinawag? Bakit ba ako tinawag ni Boy Sardinas? Panoorin mo ang video. God bless everybody. Bye bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, yan . Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas . Oh, yan, tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na.